we have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPL as well. Isang lucky commenter who guesses correctly will win an in-game redeemable code. Remember, keep an eye out for the poll. Papasok na tayo sa ating laban para sa game number one. Sino nga ba ang mas malakas sa magkabilang kubunan na to? Is it going to be the RSG o ang AP Bren? Game number one. Ano ang mga aasahan natin dito? Sabayan ang magkakaroon dito in terms of rotation kasi both Irad and Kyle TZ are holding very fast and agile junglers. Mm-hmm. And especially pag nakakuha sila ng mga jungle emblem or should I say the season hunter kung tutuusin, yep, ay magkakaroon talaga ng magandang rotations kagad. Hindi na ako magugulat if like the first 2 minutes magkakaroon tayo kagad ng kill. No, nga, no, mala ultra fast ang galawan na magkabilang kubunan na to kasi may pagkakapareha nga sila. Eh. Pareha silang may on and off switch dito sa laban na ito. Pero sa emblem build natin brought to us by FWD Life Insurance, ano ba mga napapansin natin? Wilderness Blessing, very much evident para sa ating mage and the roamers. Of course, as expected, Season Hunter ang kinuha dito ng dalawang junglers na si Irad and si Kyle TZ para mas mabilis sila makaikot sa mapa. Kasi again, the scaling is gonna be of utmost importance. Kailangan nila makahanap kaagad ng first blood kasi yun yung magiging mahalaga for them to penetrate through the defenses na gustong gawin dito ng parehas teams. Yeah, tsaka gamit na gamit din dito yung agility tsaka Wilderness Blessings na para sa ating talaga mga roamers. Pabilis. Pabilisan ng pag-ikot ang laban para sa magkabilang kubunan. Pero kasi kung jungler to jungler ang pag-uusapan, halos makakasabay ito ni Bablistic Comino si Irad. Pero oy, sinasa, dinadap pa dito ha? Inaabangan lang nila eh. Parang nagkakatsyempuhan at ambaan lang din talaga ang dalawang kupunan. Pero alam din kasi nila na hindi pwedeng mamatay. Lalong-lalo na mag-i-spawn na kasi yung turtle. O nga, no, 5 segundo para sa unang pagong ng ating game. Dikitan lamang ang laban. Wala pang nakakalamang. Pero mas lamang sa paghatak ang gagawin dito ni Kyle TZ. Black TZ medyo lumalapit ha. Grabe ang bilis ng clear wave talaga ng isang Benedetta. Nandun yung penalty zone. Ang kaso lang hindi tatamaan Black TZ kung ang Electrify na blow ang gagamitin. And yung turtle, sinecure na rin pala agad ni Kyle TZ and AP Bren ang lalamang doon. Nauna sa posisyon ng side ng RSG but because of the Baksha shield unity na hawak dito ni Kyle TZ ay automatic nagpunta sila sa may bandang likuran and that is more damage na napunta sa side ng AP Bren. Ooh. Because fortunately nakuha naman yata ni Irad yon. Nakuha niya ba? Nakuha niya. Sige. Pero dito sa ating trivia, flexibility at its finest, few ranked third in all-time kill leaders with 1,140. Grabe to, ha? Grabe. Idol talaga ng mga kids. At nangita nga natin, yung aggression na binibigay niya sa mid lane. Kinopya niya yung Mystic Gush. Tapos, alam niyang level 3 pa lang kanina sa mid lane itong si Aqua. So, binubrus ko niya na agad. Pinapatunayan niya lang kung bakit siya idol ng mga kids. Ay, tsaka sa napapansin natin ngayon, ha, pabalik-balik lang ang ginagawa dito ng RSG. Alam nila na hindi sila makakasabay pagdating sa ano, sa ikutan. So, si Irad, umaagaw na lang siya ng bahagi. Nagbabaka sakali na ma-delay ang in terms of level dito si Kyle TZ and Flap. Available na rin yung kanyang tough boots. At may pag-ikot na naman na gagawin dito ang AP Bren. Talagang sobrang active nila. Parehas sa teams, meron silang pagkakaiba in terms of like the rotation. One thing na ginagawa ng side ng RSG is to give space para kay Irad para makuha niya yung jungle. Kasi mas mabilis siyang makakuha ng items, mas magiging masakit yung damage siya, especially with the lethal ignition. Meanwhile, kita naman natin kanina, AP Bren, Super Marco, the leader in terms of gold. Kaya pressure ngayon. Uy, flicker in from Ogwen. Ang target nila si Aqua sa likod. Mag-flicker in din siya doon sa loob ng tore. Ang kaso nga lang, mapapatay lang naman siya. Nagkaroon na ng patayan, 2-1 at mukhang tuloy-tuloy lang Paray! Ang mga Raiders. Kyle TZ will go down as well. That's gonna be a 2-for-2 trade. Parehas lang lamang. Grabe, nakabawi kagad ang AP Bren doon sa ginawa nila. Ganda ng tipid doon ni Irad coming in from that extra initiation factor. And this is Flap TZ once again. Fortunately, makakatakas siya at some point unless may gawin ditong kakaiba ang side ng RSG. But as I was saying a while ago, AP Bren made some very good moves, a very good initiation na nanggaling dito kay Ogwen with the Minoan's Fury. Pero mukhang laban na naman. Laban na naman talaga. Light kalahati agad yung buhay niya doon. And AP Bren
limang miyembro ang malapit dito sa Turtle at ready talaga sila makapagbardagulana, pero mukhang ang RSG hindi na leko contest pa yung Turtle na yun. Nandun sila sa purple buff. Purple buff na lang ang kinuha. At least kahit papalang may konting trade na naganap dito sa laban na ito. At Eman na maximize ng energy shield dun sa may top lane. So masasabi natin na may slight na kalamangan dito si Eman against Super Marco. Kaya lang ang problema kasi nakipagpalitan na rin sa gold laner at saka sa XP dito ang magkabilang kubunan. Flap TZ umakit na rin sa may bandang itaas. Pero dito sa item, ano mga kapansin-pansin? I mean, kung titignan mo naman na mabuti, it's already a Clock of Destiny na nakuha na dito ni Few para maka-increase ng damage. Ice Queen Wanda na build up din ni Aqua on the other side. Pero going back doon sa statement mo kanina, ang gandang call ng RSG to stay in this game para at least 500 lang yung gold lead. Kasi hindi na nila kinontest yung Turtle. Uh-oh. Nag-call sila na pare-pareha sila. Lahat sila pumunta sa purple, pumunta on the other side to go for the switch. Naipit sila dito si Eman. Mamamatay lang din naman dito sa harapan at mukhang naghahanap pa ng kill dito mga miyembro ng AP Brain, pero alam nilang masyadong makunat ang kanilang katapat, kaya naman ba-back away muna ang AP Brain. Nasa kanila pa rin ang lead. Si Eman Payaman, kamatayan ang nasa lubong doon sa laban na yon. Pero hindi pa pala tapos dito ang AP Brain. Ha? May mga pang-ikot pa rin sila na ginagawa. Top lane, takot mapupuruhan ata si Flap dito. Hindi makakatakas! Grabe yung mobility kasi na meron eh, ang Benedetta. Bilis. So kahit na mag-Mystic Gush ka, makakatakas lang din naman siya. But then again, nakikita natin yung struggle nitong si Irad. Oo, 1-0-1 and maganda naman yung KDA niya. Ang kaso lang kasi, hindi siya tumatagal sa teamfights at mukhang dito, naghahanap na naman talaga ng gulo ang AP Brain as they will dive inside the turret and baka kasecure pa sila ng kill. And with that being said, the Blade of Despair ay nasecure na dito ni Super Marco. Not to mention, nagkaroon din naman ng trade sa may bandang itaas. So again, AP Brain making some sudden moves. They're trying to go one up. RSG bumabalik din naman and Irad trying to maintain at least within striking distance para sa mga raiders yung ginagawa nila. Pero yung bawi naman ng side ng AP Brain is to go for it. But again, counterpunch na naman Irad with the purple objective. Ganda ng ginagawa dito ni Irad. Ha? Alam niya kasi na hindi na siya makakahab. Retry ay nagamit na rin niya eh. I mean, hindi kahit easy as well. Pero may hahabulin sila dito. Ang light. Nananakot lang. Oo, kayang-kayang sumabay eh. At ang buong kupunan ngayon ng RSG magkukumpulan sa gitna. Bukod kay Irad kasi kung pabilisan ang pag-uusapan, aray! Napakabilis kumilos nito eh. Oo, grabe yung mobility na meron nga din naman ng isang Joy. Grabe din yung mobility na meron dito si Fluff TZ and even nga si Kyle TZ. So, for RSG, nakikita natin na humahanap na lang talaga sila ng trades, giving AP Brain the Turtles and other initiations or other teamfights. Alam ng RSG na hindi nila kaya maipagsabayan agad-agad. Tsaka ang ganda rin kasi ng pick-up nung Benedetta kasi sobrang daming crowd control coming in from RSG. Wow! Saktong-sakto yung mga bomba ni Super Marco at imamata nila dito yung gitnang tore. Pero because of that Mystic Gush, madedepensahan lang naman to ng RSG. Ganda ng ginawa ni Aqua doon. No? Talagang pinilit niya na i-clear kagad na mabilis yung mga minions para hindi makalapit at hindi makahampas ang AP Brain doon sa nanganganib na tore. Pero si Irad! Grabe naman! Mabubuhay pa rin lang! Ayan ang mga mechanics na pinapakita sa atin sa paggamit ng isang Joy. Display ng micro ang ipinapakita ng parehas na teams. Pero if we're gonna be talking about macro-wise, nakukuha ng purple objective. 3 turtles napunta sa side ng AP Brain. Even 2 turrets ay nakuha ng Hive. So this is really on the lead right now. Super Marco leading up against Irad. 900 in terms of gold lead. Kaya si Irad is really trying to do his best para madistract. Pero yun na naman. Wala siyang dash na yun. Uy! Mabubuhay pa rin naman. Dalawang beses na yan ni Irad. Pero ang problema dito, since napa-atras si Irad, nawawala yung aggressive power. Malaya si Super Marco, nakakakuha ng mga tore na gusto niya. Oo. Kaya pala eh, kasi hindi na rin mapipigilan eh. Masakit na pala yung damage dito ni Super Marco at hindi kayang tumayo sa harapan ng kahit sinong members dito ng RSG. And the benefit of having AP Brain's lineup is sobrang dami nilang pang-engage. Nandiyan yung Baxi Shield Unity, meron ka nung Electo Final Blow, plus the Minoan's Fury pa naman gagaling kay Ogwen. So, medyo nahihirapan ngayon ang pumuesto si Eman in terms of his positioning na gusto niyang gawin. Torn apart memory lang talaga yung may aambag niya. Pero para mas maging masakit yun, ang kailangan niya gawin is dish out the damage and Irad is cut off again. Nangaray dun si Irad ha, pero lalaban yata dito si Ogwen. Nagdabog na ngayon, mukhang delikado si Eman, maka-flicker out siya. Nuts and Light, maiipit dito sa gitna. Si Pew, kinopia lang din naman yung penalty zone para mahabol. Itong si Irad,
makaka-flicker out lang din naman doon si Nats. Ang kaso lang, pwede nang kunin ng AP Bren yung Lord. Ano nangyari doon? That was a beautiful initiation na nanggaling sa AP Bren. Ganda. Na legit. Pinunterya lang talaga. They wanted to go for Flap DZ. Pero again, Pew and Super Marco with major synergy. At nailatag nila yung dapat mailatag. Not to mention Ogwen with a Minoan Spirit to start things off pa. At nakuha nila ang tatlo. And this is what we're talking about, diba? Because Emma needs the distance. Kailangan niya yung range para at least purga siya ng damage. Hindi niya magawa kasi pag once na makita siya kagad ni Ogwen, then that means lalapitan siya with the knock-up. Lalapitan siya with the Minoan's Fury. All resources are exerted para lang mapigilan si Eman at this point. Akala nga natin mauuna ang RSG doon eh. Pero sabi ni Ogwen, hindi. Tatalon ako dito with the Minoan's Fury at unti-unti nang pinapabagsak lahat ng mga katorehan niya dito sa RSG. 6.3k gold lead. At si Irad, pinipilit lamang mag-flow ng minions dito sa may bandang ilas at makahabol. Pero speaking of paghabol, habulin siya ni Kyle. Sa'yo makakabulin dito ng dalawang miyembro ng AP Bren. Wala siyang dash ngayon. Wala. Makakatakas pa ba siya? May dash na, nag-cooldown na. Kaya oo, makakatakas pa rin naman. Pero for AP Bren, alam nila na nagbabayad na lang ng oras dito si Irad. Kaya hindi na nila kahabulin. Ganun na nga ba talaga? Hinahanap pa rin kasi siya ni Kyle TC. Pero mukhang hindi na muna. Suko muna siya dito. No? Pero ang ganda rin ng pambabay time na ginawa doon ni Irad. Dalawang members ang humabol sa kanya. Eh dahil doon, nagkaroon ng konting oras ang RSG. This is not looking good para sa mga Raiders. Kasi kung nakita nyo in just a bit, naka-secure din si Flap TZ ng Radiant Armor na medyo mapipigilan yung damage na magagaling kay Aqua and kay Irad na dapat sana ay pakuloy lang na nagsiscale. Idagdag mo pa doon na nakuhaanan din sila ng orange buff na punta kay Super Marco, yung dapat sana ay mapupunta kay Irad. So Irad has no choice. Kailangan niya talagang mga pitbahay para na makakuha ng resources. Kaso nga lang, dalawa, tatlo na yun nandito sa mga beehive. Tatlo! Can you do it? Apat na nga sila eh. Tapos nandito lang din naman, mukhang sasalubong din. Lima! Lima na! Lima! Limang miyembro! Mag-isa ka lang! Kanina ka pa ng gugulo, papatayin ka na namin ngayon! 5v1 para sa AP Bren. Grabe yung dedikasyon na ipinamalas dito ng AP Bren. Sabi nila dito, grabe, hindi pwede yun. Mga kapitbahay, men. Parang nakasilip, sumisilip dun sa TV ng kapitbahay. Hindi ka pwede manood, men. Isasala ko yung bintana. Namumuro na siya sa kakakuha niya ng hotdog dito sa lamesa namin. Pero yan, may laban na naman, no? Oh. Delikado. Si Light. Napatalo na kasi si Ogwen. Kahit na mag-flicker, mukhang didilim pa rin ang paningin ni Light. 20 seconds siyang mawawala dito. AP Bren, ang ganda ng mga pick-offs na nakuha nila. Oh no, 35 seconds bago mabuhay yung next na Lord. This is a Luminous One, so kailangang ilaban ng RSG ito. Kung hindi ay maaaring mas malaki pa ang damage in terms of the, sabihin natin, mga katorehan na meron dito ang RSG. Pero ano na nga bang meron sa mga items natin brought to us by FWD Life Insurance? An almost full build para ay Super Marco with the Hunter Strike and the Blade of Despair sa kanyang second item. Nakapag-build up na rin siya ng Wind of Nature. So, pwede siya maging aggressive at this point para lang makapag-engage and dish out ang damage kasi alam niya na makakataka siya at meron siyang defensive insurance. Magic Resist with the Robe ang kinuha niya rin to at least go up against Irad and Aqua kung sakali na makalapit sa kanya with the Rhythm and electrifying beats. But let's talk about this guy. Uy. Right, Flap TZ, sobrang tutoy-tuloy lang ng engage niya at nag-buy time siya. I believe makakatakas pa siya at some point. It's just Flap things. Wow, grabe the mobility. Pero ito'y pagbawi ng AP Bren. May counter sila dito. Nakuha na kasi nila yung Lord. Tinitipitipihan pa si Light. Recall! Oh, may ipit na nga dito. Yung apat na miyembro ng AP Bren. Papatayin na naman nila si Light. May Lord pa nga silang pwedeng samahan dito sa gitna. At nakikita lang natin that AP Bren, dinodominate na nila. Itong face na to, si Irad, haabulin na naman nila. Pero mukhang ayaw na nilang pagbigyan at pagtunan ng pansin. Hahinga muna, pero mabilis na pag-clear ang clap. Petrie! Wow! Nag-flicker in doon! Mamamatay din agad si Aqua. Mababawasan na naman ang miyembro ng mga Raiders and AP Bren. Na-maximize naman nila kahit papano yung Lord by securing a base turret dito sa gitna. Hirap ng sitwasyon ngayon para sa side ng RSG. You need to have Irad at this point para magamit yung electric fire beats. Pero pauwi pa lang siya. Oh, no. Ang sakit ng snipe. At ngayon mo kulilapit si LTC. Wala na naman si Light. Pwede na kaya taw itong tapusin ng AP Bren. Pero wala naman silang minions.
ang call muna is to push the lanes. Bagsak yung Torre dun sa itaas. Starlium site ay available na rin kay Pew. Pero ang sakit na ng damage dito ni Super Marco. Kailangan nilang huminga. Medyo malayo yung mga minions nila. Gitna ang pinakamalapit pero mabilis din lang naman ang clear wave na meron dito ang RSG Philippines. Ngayon, 10.6k gold lead at isa na lang ang katorehan na natitira dito sa RSG. Paano ang mga pagbawi ng mga Raiders? Wave clear and items. Yan lang ang posibleng yep. makikita ko dito kasi kung nakikita naman natin, there's the Mystic Gush coming in from Aqua. Hopefully, there's gonna be the defense na pwede niyang gamitin with the ulti. Pero kailangan niya rin kasing alalahanin si Ogwen with the Minoan's Fury na ngayon, 0-0 and 10. At least 10 out of 12 assists yung kanyang ibinibigay. And kita rin natin yung Immortality for extra insurance. Nandiyan yung Radiant Armor and the Dominance Eyes para mas lalo siya makatagal sa laban. Yeah. And it also stops like the physical and yung magic damage na pwedeng ibigay sa kanya ni Aqua na ngayon ay naka-impure rage din. So this is not really looking good para sa side ng RSG. They have to try and defend and panatilihin na buhay pa rin si Eman at this point to dish out enough damage. Kasi ngayon nakikita natin, Eman, damage received, medyo mataas siya compared to Super Marco. Grabe talaga yung ginagawa dito ng AP Bren. Actually, bukod nga dun sa setups na pinoprovide ni Ogwen, yung heal din kasi nung Bakay, yun yung parang nagde-decline dun sa damage ng RSG na, sige, damagean nyo kami, wala pa kayong items, hindi nyo kami kayang patayin, edi heal back lang mula dun sa isang sa isang Minotaur. Actually, maganda yung na-point out mo, no? Kasi, again, additional pang sabihin natin survivability kits para sa AP Bren yun eh. And lumulobo na muli ang kalamangan nila ballooning dito sa laban na ito, 11K ang para dito sa AP Bren. Ngayon, RSG, ikatlong lord ng ating laban. Pwede sila mag-contest, pero masyadong malayo at masyadong mahirap ito. Kailangan nilang tibayan. Kailangan ang puso, light, at ang buong kupunan ng RSG ay nagre-ready na. Pero doon sa may top lane, may ginagawa si Plapa. Naka-ready lang din naman doon si Eman. Magkakakitaan sila doon. Pero dito, may penalty zone. Magkakaring kay Nat. Si Marco! Marco magiging target niya, pero mukhang mabubuhay pa. Si Marco! Flip around! Nahabol pa rin sa doon ni Irad for Flop TC with the ultimate. At mapapatay din nila ngayon si Nat. Si Light naman ang susunod. Pero si Aqua, tutulungan naman niyang mabuhay si Eman. Irad! Number 2 para kay Irad, pero hindi siya magiging successful doon kasi may triple kill secured na mula kay Kyle TC. Teka lang! At itulaw lang din naman siya ngayon ni Eman. Immortality magpa-pop. Kaya pa rin bang mabuhay ni Kyle? Why? Yes, sir! Kaya pa rin naman. Ogwen? Pero si Eman, nakakapatay din naman ng isa at palitan. Kung palitan lang talaga ang mga Hives at ang mga Raiders. Grabe! From 11K to 6.9K. Ang bilis ng pagbaba dito. At yung sabihin natin yung gold na makukuha mo dun sa shutdown, talagang napamalas. At si Eman ang umaman doon sa laban na yun. Grabe. Eman goes, I'm the man mode. Ito na yun eh. Siya na yun up to that point na the first winning condition for them was for Eman to get close. Kailangan makalapit siya doon sa laban. And that was a very good initiation na nanggaling kay Nats na kahit namatay siya in like the early portions of the game, na-dish out niya yung necessary damage. Nahanap niya si Super Marco and because of it, yung shutdown gold na napunta kay Super Marco ay nakuha din ni Eman with a very good torn apart memory plus nakakuha pa siya ng sobrang daming kills in the process. This is now RSG even with out inhibitors. Yung dalawang inhibitors nila sa taas at sa may bandang gitna, they still have a fighting chance with this one. If they can do something na ginawa rin ni Nats kanina, try to look for Super Marco sa nang paulit-ulit, then they're gonna have a field day with this one. Yeah, ang ganda ng ginagawa ng AP Bren dito. Nasa may pinakadulo yung Lord na ito para any moment na medyo malulugi sila. Aatras lang siya, reset din marinisit lang ng mabilis itong Lord. Pero kailangan mag-ingat ng AP Bren. Nats dito ay siya lang ang nagpapakita at wala silang idea kung nasa ng ilan sa mga members dito ng RSG Philippines. Naispatan, Flap TZ, mabilis na clear ang kinang ginagawa dun sa may bandang gitna para makapag-react ang RSG doon. Pero AP Bren muli. Hanapan lang. Hanapan kung hanapan. Oo, bigayan lang ng info. Pero si Eman, gumagawa pa rin talaga siya ng paraan para kahit papaano makuha nila yung lead at mapaliit nila yung
control na meron dito ang AP Friend. Ayan o, marireset lang yan. Pero ito din ah, yung kailangan gawin ni Flap TC. Kailangan niyang mag-clear. Kailangan niyang i-manage yung minion. May conceal play dito. Huwag namataan nila doon si Fume. Uy, nakakas lang din naman. Ogwen with a counter. Flicker out mula kay Light. Napagamit na nga siya doon agad ng anyong ultimate. Ogwen with the setup. Kaso lang, wala pa silang follow-up. At wala pa rin mamamatay sa hinaba-haba at dinami-dami ng resources. Mukhang wala pa rin Lord Dance. Si Flap dito, nag-clear lang. Ngayon, taas ang kanya magiging puntiria. Magre-react na rin si Aqua na pati-pee out. Pero medyo masakit to ha. Baka dambahin siya ni Flap. Available din yung kanyang petrify ha. Kayang-kayang patayin kasi ng isang Benedetta o kayang-kaya si niya kabutin. Pero nandun lang din naman si Eman. Mapapa-eye for an eye at electrify na blow na nga si Flap. Para lang mabuhay, ang aso nga lang, Lord! Ang call ng AP Bren, isecure ang Lord, mabubuhay pa ba si Pew? Uy, no, let's! Mamamatay na rin ba siya dito, but not with the ultimate. At ngayon, mauhuli, may ipit na nga ba yung dalawang membro ng AP Bren? Uy, free it lang naman sa likod, wow! Super Marco. Pero si Eman is the man once again. Magiging delikado ang buhay dito ni Flap, hahabulin siya ng mga Raiders. Magpa-pop yung immortality, hindi na makakapag-ulti! Tinama ang ba ng Runners Apathy. Tatlo ang bagsak para sa AP Bren habang isa naman para sa mga Raiders. Ngayon, didipensa ang kanilang puntirya. Gitna naman ngayon papunta ang Lord. Pero si Kyle TZ ha. Naupo, naipit, naiwan doon si Eman. Maka-flicker out lang naman para Super Marco. Snipe, hinarangan lang ni Light. Tinadaig nila si Bruno Mars. I can catch a grenade, pero dito, I can catch a bullet for you. Grabe na yung mga nagaganap. Parang hindi na ma-explainance eh. Hindi ko na maipaliwanag kung ano yung nangyayari. It's Eman who's just steering RSG to victory. Yun na yun eh. Tingnan natin yung instant replay kung ano ba talaga yung nagaganap. It started with Erad initiating, ganamit yung rhythm, and then next nut, step 2. Pasok sila kaagad with the initiation. And once na nangalahati na yung buhay ni Super Marco, once na nagamit na din yung Minowan's Fury na dapat sana ay magagamit pa ni Ogwen, eh doon na. Nag-online si Eman, and because of it, talagang rumekta na lang siya to go all the way at tinulungan na rin siya ni Irad. Beautiful! Wow. Snipe coming in from Super Marco kasi it would have been over kung napunteriya pa si Super Marco and si Ogwen at that point. Pero dahil doon, ay mas napigilan pa nila. Pero galing sa sinabi mong 6.9 kanina ngayon, we're just talking about the 3.6K. Wow, lumapit. Ang gold lead dito. Pero doon kanina sa may replay, ha, parang sa tagiliran lang dumaan yan ni Light yung bala at inabutan pa dito si Irad eh. So, talagang precise kill para dito kay Super Marco. Ngayon, masasabi natin na kahit basag ang top and mid turret dito ng RSG, eh kayang-kayang tumabla ng kanilang kubunan. So, kailangan muling mag-ingat ng AP Bren. Kailangan muna nilang bagalan at hanapin kung sino ba yung rightest target. Aqua rito, nakita natin na ilang beses siyang nakakakuha ng mga magagandang stun mula doon sa kits na meron siya. At yung Mystic Gush, hindi na rin biro yung damage eh. The only concern here para sa side ng RSG na pwedeng actually na mag-benefit sa kanila is yung Lord na nandito sa taas imbis na nasa baba. Kasi yung problema nila is in terms of the inhibitors, yung super minions ng AP Bren nasa taas nagfo-flow. So mas madaling makakalapit at mas madaling makaka-respo si Nats kung sakali na mas mabilis yung flow. As you can see right now, di ba, ang daming blue minions na nandun sa may bandang itaas and Nats can easily go there kasi alam niya na yung Lord nandito lang naman medyo malapit. Kung ikukumpara mo naman sa side ng RSG na they don't have to worry about the bottom kasi wala pa namang nagbabasagan ng inhibitor. So, there's less problems na kailangan nilang alalahanin at this point. Oo nga, no? Kasi medyo dalawang isip din ng RSG to go parang 5v5 team fight eh. Kasi bukas yung top, bukas yung mid, any moment, pwede mag-split po siya dun si Super Marco. Even Flap TZ, kayang-kaya niyang gawin yun. Tino mo, nagpo-flow lamang kasi alam nila na lamang na sila sa gitna, lamang na sila sa taas. So, ang kailangan na lang nilang i-flow dito is yung ibaba at malayo yun doon sa may Lord. Actually, ilang beses natin nakita to for AP Bren na kapag hindi nila ma-close out yung game, humahanap talaga sila ng mga macro plays. Nakikita natin yung pag-split push at pagbibigay presensya ng kanilang XP laner and even nga yung gold lane nila eh, doon sa malayong lane, doon sa opposite side ng Lord. Doi, para nga din naman mag-react ang RSG pero mukhang magre-react talaga sila dito kasi patayan na kaya. At si Ogwen! Oh, Nats! Pala! Oh, may penalty zone doon sa pipadang likod. Makakahabol nga din naman Flap. Sila. Si Flap ay hakarap. Flap down! Si Flap ay babagsak. Si Irad ay buhay pa rin naman. At daga
nakahabol sila Lloyd. Ngayon. Light with a flicker. Mananakap nila naman si KLTC. Pero si Pew ang magiging target nila. Yung snipe dito, hindi naman ganoon kasakit para kay Light. Ah. RSG win that one kasi nakakuha sila ng isa. 50 seconds para bago mabuhay itong si FlapTZ. Grabe yung palitan. Mechanics after mechanics para sa RSG at AP Bren ngayon. Napag-uusapan natin, 11K, 600 na lang. Konting tipa na lang sana eh. 600 na lang. Aabot na yung Electo Final Blow para kay Flap pero hindi kinapush siya ng konti and because of that, napanish siya ni Aqua and also ni Light and even Nats at that point with a wonderful four-man penalty zone para mapigilan talaga ng tuluyan ng AP Bren at mapilitan sila na lumaban pero si Eman hindi tinamaan. Uy. It's gonna be KLTC versus Kyle. Ayan na. Mag-drive through na siya doon. Sasama na rin sila dito. Nats, wala siyang nahuli doon. Wala siyang nahuli. First down lang naman siya, pero yung Lord, kanino mapupunta? Eman! Eman ang makakasecure noon. Nag-ahabol ngayon ang mga miyembro ng AP Bren. Pero mapipigilan lang din naman sila dito. RSG, kulang sila ng isang miyembro. Pero si Irak, mukhang may plano na naman dito. Ahabulin niya, pero si Q sumalubong lang din naman. At ang RSG, nasa kanila naman ang lead ngayon. Wait, 11K kanina sa AP Bren. 1.5K na ngayon. Napaligtad na at RSG ang may hawak nito. Grabe yung pinapamalas na magkabilang kupunan. Alam ng AP Bren at nakakaya nilang sumabay pagdating sa setup eh. Kaya lang ang problema, nadadaan sila sa mga pa-chepi-chepi dito ni Aqua eh. Clutch man ang binibigin ni Light. Teka lang! Si Light? Ay, grabe. Ayun yung sinasabi mo eh. Na ginagawa pa ulit-ulit ni Aqua para tulungan din yung mga kampi niya. AP Bren could have taken that one. Si Light mismo para mawala yung mismong setter ng RSG. Pero yung pagpigil nga ng Mystic Gush, yun talaga yung threat for AP Bren. This is something na talagang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Eman, clutch as of the moment. It's already 25 minutes in the game. And yung nakita natin na lack of pagiging clutch na like the first few minutes ay talagang ine-exemplify niya ngayon with an entirely full build. Not to mention yung si Halbert din na na-build up na dito ni Eman for just, you know, bawas ng healing reduction na manggagaling sana kay Ogwen. Kasi si Ogwen, napilitan na bumili ng Flask of the Oasis para at least maangat niya ng konti yung reduction na nanggagaling doon sa si Halbert na binili din nitong si Eman. So at this point, there are some counters not only in the game but also in the items and you have to take note of this style. Isa sa mga pinakamayaman na ngayon in this game is si Super Marco. Next up is si Irad and si Eman. So the damage output is just insane. If RSG, kailangan natin pag-usapan yung teamfight capabilities na ine-execute nila ng paulit-ulit. Actually, maganda nga na napag-usapan natin about doon sa mga items, no? Kasi dalawa na rin ang naka-divine glaive dito sa RSG. Si Irad at itong si Aqua, talaga nire-respeto nila yung kunat na meron itong si Ogwen, even KLTZ. And this time, Irad, naghahanap na naman ang pupuntirihin na, oh, si Pew, okay? Makakatakas lang din eh. Hinga muna, hinga. Actually, sobrang crucial sa mga ganitong oras, 26 minutes in. Diba kapag namatay ka talaga eh, baka makabawi agad yung kalaban nyo. Pero Irad, kukuha din naman dito ng purple. So yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng RSG, that is what giving them the lead as of now. Pero bumanga. Dito si KLTC mo ang lalaban. Ogwen! AP Bren, Ogwen na flicker. Pero meron nang namang flicker na gagawin doon. Si Nats may panalikod. Super Marco, delikado. Marco! Lang din naman. Habulin na ng mga miyembro ng RSG. Yung back laner. Pero pamamatay din naman si Irad. Dalawang miyembro ang bagsak sa AP Bren. RSG naman. Oh my si goodness. Irad lang ang kapalit nun. Grabe, napakataas ng dead timer. 59 seconds. Maaaring mabasag itong Torres sa may bandang gitna. Wala pa namang kasunod na minus. Pero endable ba to? Hindi yata. Kasi nandito lang din naman si FlapTZ para depensahan ang kanilang base. Wala din naman si Irad. Pero apat kasi to kontra sa tatlo. Grabe. Pwede nilang itry kunin yung Lord. Kasi nga naman, lamang naman sila in numbers. And wala rin silang jungler eh. Sobrang big brain play nung ginawa ni Eman doon na nag-winter transition siya. Grabe! Mag-instabay siya ng winter transition para lamastay kasi alam niya na sa kanya lalapat yung Electo Final Blow. Also, the Minowan's Fury. And the whole time, hindi man lang siya nagalusan and that was the perfect time para i-unleash ni Nats yung kanyang penalty zone na talagang naglagay kay both Super Marco and kay KLTC sa alanganin na ngayon in less than 15 seconds pa bago mabuhay and that's not gonna be enough time para ma-secure at para ma-contest pa ng side ng AP Bren itong Lord na to unless Ogwen makes the extraordinary play here which is not likely to happen. Akala ko din eh. Pwede naman kasing manapot si Flap! Yun. Si Flap! With a petrify play! Kaso nga lang, hindi nyo rin mamang first down doon si Aqua.
At mukha nga mga Raiders, back away na lang muna kasi na-secure na nila ang Lord. Ah, balikan natin yung Winter Trudgeon. Right after ng Winter Trudgeon, benta niya, tapos bili ng Immortality. Talagang ready siya if ever man na magkaroon ng maling desisyon na nagagawin dito ang RSG. Okay, 11K kanina sa Epibren, 6K ngayon sa RSG. Ang bilis at ang taas ng pagbawi mula sa mga Raiders. Sobrang tapang din ni Super Marco kasi at this point, wala siyang immortality. I think laban lang talaga. Gera lang talaga ang gusto niya. And it looks like RSG, G din sila ngayon. Gina G na nga ang mga Raiders kasi kakatok na sila sa base dito. Mamalang din naman doon si Light kasi alam niyang masyado na rin siyang makunat. Pero ang kailangan pag-ingatan dito ng Bren is the penalty zone na magagaling naman kay Nats. Pero nice defense pa rin para sa AP Bren. Final blow. Final blow. Kinamit lang doon sa may panang itaas at mukhang madedefensahan pa rin naman. Pero nandito na yung balibag na magagaling kay Light. May mistake cast nila ni Flap TZ. Open with a flicker. Nandito naman yung pagdarabog at mukhang madedefensahan pa rin naman nila po. Pero mamamatay. Okay. May mortality lang din naman pala. Nandito na yung penalty zone na magagaling din naman kay Nats. Wait! Papatay nila si Iran! Pero tuloy pa rin daw yung laban. Atrasan muna, Flap TZ ni Power Mortality. Habang si Evan, nakaka-free! Hello. Pero nandito si Ogren! Pasok na sila! Delikado si Evan doon! Pero kaya nilang patayin si Flap TZ! Nandito rin naman yung damage na magagaling kay Light. Papapak away ngayon ang mga miyembro ng AP Bren. Pero masasabi nating nice defense pa rin. Teka lang! Awat muna! That was like a full-on 30-second team fight na nangyari at isa lang ang nawala. It's both Irad and Flap TZ, an XP laner para sa jungler. Pero dahil kasi wala pa namang Lord na lalabas, it's still gonna be a minute. It doesn't matter. Hanggat may nabubuhay or hanggat may nakuha kayo na isang member at wala yung jungler, pwede nyo pa siyang hintayin. Irad right now is at 4-6-5. Pero Super Marco, very good calculations ng kanyang mga ginagawa in terms of yung timing ng kanya ni Virus Passion, yung Bennett's Rage, and yung kung kailan siya magsa-sniper eh. Legit na ginamit niya yung sniper once na nandun yung Lord. And then after that, all of the AoE damage skills ay ibinigay niya na dun sa rest of the members of RSG. But again, RSG, you can't discount the fact nang galing sila sa 11K Gold Cup. Ngayon, 3,000 na yung kalamangan nila. Grabe, ibang klase. Hindi lang dito sa sa Land of doon nagtatalunan eh. Even sa MPL Arena, nagtatalunan na kanina paglapit ng buong kupunan ng RSG doon sa malapit sa base ng AP Bren. Ngayon, hihinga sila. Light and Eman, may pinaplano sila dito. Pero may magre-react ba para sa AP Bren? Okay, grabe, no? Actually, ganito yung ginagawa ng AP Bren kanina sa RSG. Pressuring all the lanes. Pero ang RSG, giving AP Bren, kung ano yung ginagawa nyo sa amin, ganitong ganito yun, gagawin namin sa inyo. Ngayon naman, AP Bren ang mamong problema kasi wala na silang inhibitors. Ang RSG meron pang isa sa may bandang ibaba. So that's super minions translating onto the bottom side of the Raiders. Meanwhile, AP Bren needs to worry about it. Kaya naman si Flap, fortunately, meron silang Benedetta na mabilis naman makakapag-rotate and like both the bot lane and the top lane. Pero once na gusto talagang i-force or i-burst ng RSG itong Lord na to, would there be something na magagawa ang AP Bren? Tingnan natin. Labanan kasi to sa Lord. Si Nats mukhang delikado na rin agad yung buhay niya dito. Siya yung binaburst down ng mga miyembro ng AP Bren. Mapa-flicker out. So walang surprise. Reset. Flicker. Penalty zone na magagaling sa RSG ngayon. Yeah, bili kagad ng Guardians. Guardians helmet. Oh no! Sakit naman doon ni Aqua. Wala si Irad. Makakalayo dito yung mga miyembro ng AP Bren. At sila na ngayon ang magta-try kumuha ng Lord. Nakasilip lang din naman si Kyle PZ. Mukhang ready lang din makipaglaban, makipag-contest ang AP Bren. Ready na rin naman magdamog ngayon si Ogun. May flicker siya na pwedeng pag-ingatan ng RSG. Nag-aambaan lang talaga. Okay, 35K para dun sa buhay ng Lord. Pero si Kyle PZ, bumababa sa kalahati yung buhay niya dito. Kailangan niya mag-ingat. Super Marco, nagamit na rin yung kanyang Nibiru. At yung Lord ay hahawakan pa rin. 31,000 para sa buhay ng Lord. Ogun ba ang kanyang magiging puntira dito? May stomp siyang gagawin. Reset pero ulit. Reset. Hindi. Hawakan ni Rad. Hawak pa rin. Hawak ni Rad. Alam kasi ng RSG na lamang sila as of now. Pero yung paghawak
din kasi nila Kyle TZ, Ogwen, and a few dito sa pwesto. Grabe. Para hindi talaga mabigay yung Lord is commendable, lalong-lalo na sobrang crucial na nito. Tsaka lalapit lang naman sila kay Ogwen, hit na sila ulit, di ba? Yun lang yun, parang tatapik lang ng konti. But you also have to give it sa positioning na ginagawa ni Aqua at some point. Kasi nakita nila na nandun sa may bandang ibaba si Kyle TZ na nagtatry mag-contest, sinahanapan nila ng paraan. Yes, nandun si Irad. Yes, nandun si Nats. Pero sumasapak din ng konti eh. Naglo-long range na sa back si Aqua na binabato niya yung bola para at least may necessary damage. So at this point, Kyle TZ medyo nahihirapan siya na humanap ng positioning. Pero dahil binitawan na ni Aqua itong River Bush, it's gonna be an opportunity para sa side ng AP Brent to go for it. Pero just like that, Irad and the Raiders asserted their dominance once again. And let's go! Kung play doon na manggagaling kay Ogwen, pero meron lang din namang winter transition play naman para kay Eman. Rabat! Yung pagdarabog na manggagaling kay Ogwen, si Nats yata ang unang babagsak. Nagpop na yung kanina mga immortality, pero si Plaptisi pala ang mauuna. Idagdag mo na rin si Nats, dalawang XP laner para sa magkabilang kupunan ang mawawala ngayon. Anong magiging call ng dalawang kupunan? Umi-slipe pa nga dito Super Marco, yung pero mukhang kakalma na rin naman muna. Pero parang hindi, parang si Irad nagbabadya pa rin eh. Game pa rin dito si Irad eh. And yung flow sa may batay ba. Pero ito ang conceal ng mga Raiders. Ay! Napaplicker! Nagka-plicker na sila doon! Sige, si Kyle TZ na lang muna ang unahin. Ipapop na lang muna natin yung kanyang immortality. May winter transition. Mag-grow pa siya as a player. No, sir! Kasi babagsak lang din naman siya. Marco, patay na rin si Owen. Patay na rin si Marco. At ang mga Raiders mukhang tatapusin na nila yung laban na ginugusto nilang makuha. At ang idol na mga kids, eh, babagsak lang din naman. RSG, yung 11K. 5K na sa kanila at sila pa ang makakakuha ng unang laro. This winning moment is brought to you by our first sponsor, FWD Life Insurance. Grabe yung comeback. What a way to start the day, ladies and gentlemen. Wait. Wow. Hindi ako ready. Ako din. Parang hindi RSG at Bren ang naglalaban kung hindi 30 minutes. Ah. Kailangan laging meron. But I just have to say,